Mga kapobinsya, magandang araw sa inyo. Nandito naman tayo sa Tumarugan na yun, magpakain tayo. Magkukuha tayo ng asula ngayon kasi may gusto magkaroon ng asula. Ipapadala natin sa LBC. Malapit na natin pagkawalan yung manok natin, oh. Medyo malaki na sila. At yung mga siso natin, napaka-healthy nila, oh. Ito po yung mga siso natin na galing sa incubator, oh. Ito malaki, oh. Mana sama. Ang pinapakain ko sa kanila ay Integra 1000 kasi maliit pa para sa siso. Integra 1000. Ito na po yung sisiyo natin. Nabilis na lumaki yung mga kapobisya. Ito naman din gansa, isubukan sa ilipat sa kanilang nanay, ihalo ko para makaligo sa tubig ng ayos kasi mahilig sila sa tubig. Subukan natin kung ano ang reaksyon nila sa unang lang kita. Ilagay natin dito. Ito po ako nalang ginas, simula natipisa ang mga itlog ng gansa. Ang cute tingnan mga kapag-isa. At ang
sisiri lang ako. Kainin natin. At ang kanilang nanay mga kapabinsya, ilang kanilang unang yun. Nag-iitag naman. Ito po ang attitude ng gansa pag lumabas siya sa kanyang nest. Tinatago niya ang kanyang mga itlog. Hindi natin makita. Apat po. So sana maragdagan pa. Yung mga sisiyo natin, wala pa sila sa buwan. Nasa 3 linggo pa lang. At dito ko lang subukan ko lang dito ilagay kasi mahilig sila sa tubig. Pag nasa kulungan, wala tayong tubig na medyo malaki. So, dito natin sila ilagay. Pero, under observation pa. Mga kapabinsya, subukan natin ilagay sa tubig. Yung kanyang kapad ko, tingapit. Tingnan natin kung magkahahon ba siya sa kanyang sarili. Para hindi. Okay. Good. So ito na po mga kapabinsya. Kumuha tayo ng asula para ipadala natin sa ating viewers na gustong magkaroon ng asula. At shout out muna sa ating kaibigan na si Nung Rinaldo Taghap. Isa rin siya sa ating mga adviser kung paano tayo mag-alaga ng manok. Nung, magandang araw sa inyo. At kay Arnel Calbonero from Prairie's Saso Chicken. At saka Ronid Idayan from Sambuanga del Norte. Sila po ang aking papadalhan ng asula ngayon. At sa ating mga viewers dyan na sina Arnolfo Escalante from Saudi Arabia, Paul Alin, Raimundo Dimonahan, Jerome Laplana, Francis Jan Francis, Narurusan, Agustin Del Santos, at kay Alan Silisane from Canada. Sa mga hindi ko po na-shoutout na po sa inyong lahat. Sana susunod ko na video, ma-shoutout po kayo. So ito po ang asula mga kapobinsya. So kasi maraming nagtatanong sa akin kung ano daw ang itsura ng asula. Ito po. Oh. Pag nakikita niyo sa mga itubigan, ito po ang asula. At yung asula ko, may halo siyang tinatawag na duckweed. Yung maliliit. Duckweed. Ito. Ito ay duckweed, mga maliit siya na napalutang-lutang sa tubig. At isa rin siya sa pinakamagandang bagain ng manok. Kasi noong una akala ko hindi siya duckweed, hindi siya magagamit. Pero nag-research po ako tungkol sa halaman na to. Tuklasan ko po na ang duckweed, isa rin sa mga pagkain ng manok. Ang asula ko may halong duckweed. So sa mga hindi po nakaalam kung anong itsura ng asula ng malapitan, ito po. May maliit siya na ugat. Ito. Sana mabuhay itong asula ko pagdating sa kanilang lugar kasi hindi ko pa nasubukan na mag-ship ng asula through Ilise. Ito na po. Babay asula. Pupunta na siyang Cebu at saka Zamboanga del Norte. So, ipapadala natin ngayon sa LBC. Pupunta tayo ng Baez na kasi malayo kami sa LBC dito sa aming lugar. So mga kapobinsya, pupunta na tayo sa LBC ngayon sa Baez City kasi malayo tayo sa LBC. From Ayun to Baez,
nasa 38 kilometers. Hello! Bumili muna ako ng load dito sa amin. Ito po mga soke ko. Hi! Pangalan nyo? HDG Babies! Nandito na ako ngayon sa LDC Vice. So, napapadala ko na ang asula. Sana mabuhay ang ating asula. So mga kaprobinsya, maraming salamat po sa inyong papanood. Hanggang dito lang tayo. Nandito po tayo sa LDC Vice City. So napadala na natin ang ating asula to Cebu at saka Zamboanga del Norte. Sana mabuhay po ang asula natin sa Kapuntang Cebu at sa Zamboanga del Norte. Bye bye. Thank you.